ating worship, merong I will follow you. Dapat ako kumanta nun eh. Kasi ang kanta nun, I will follow through. Oh. Kasi hindi nagtatapos sa evangelizing lang. Kingdom of God approach, our distinctive and holistic way of executing the royal mission. Yan po ang ating theme para po sa buwan na ito ng July. No? At ang ating theme verse po, Acts chapter 14 verse 22. Ang sabi po ng Bible, they strengthened the believers and encouraged them to remain true to the faith. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God, they taught. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami po ay pinagsama-sama mo sa iisang lugar, sa iisang oras, at sa iisang rason. At yun po ay ang pag-celebrate ng iyong katapatan po sa Bible-Centered Fellowship NBP, Panginoon. Ikaw po ang dahilan ng celebration na ito. Ikaw lamang po ang dapat na malugod at wala na pong iba. Samahan mo kami, Panginoon, sa pagkikinig ng iyo pong banal na salita sa araw na to, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yung aking pong binasa, yun po ay yung version po yun ng New Testament Bible na pang-youth. At kami po ni Pastor Benji ay magkasing edad. Kami po ay nasa late 30s na po kami. Kaya ang aming Bible ngayon, English Standard Version na. No, kasi hindi na kami youth daw. Eh. So basahin ko po yung ESV version. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Mamaya po, sabihin ko sa inyo kung bakit yan yung rason na pinili ko yung version na yon. Ito pong background po ng text na ating binasa, ngayong araw po na ito ay about kay Pablo at ang kasama po niya sa gawain, ang pangalan po ay Barnabas. No? Sa chapter 14, sila ni Pablo at saka ni Barnabas po ay nagpunta sa probinsya ng Galatia na ang pangalan po ay Iconium. At kasama na po, pag binasa mo yung lugar na kung tawagin ay Lystra. Sa verse 8, meron po doong isang mama na crippled mula sa kanyang kapanganakan at hindi siya makalakad. At gayon man, siya po ay sa pamamagitan ni Paul, siya po ay pinagaling, no, at siya ay nakalakad. Sa sobrang mangha ng mga tao po na nandun, sila ay nagkaroon ng konting commotion lang, maliit na commotion. At ang nangyari po doon, sila ay tinawag nilang mga Diyos itong si Pablo at saka si Barnabas. At binigyan pa sila ng mga pangalan. Sabi nila si Barnabas, siya ay si Zeus. No, tapos si Paul, siya naman daw ay si Hermes kasi siya yung speaker nito ni Zeus. No? At sa madaling sabi, itong mga tao na sa lugar na ito ng Lystra, nais nila na mag-alay ng pagsamba dito sa dalawang mama, kay Paul and Barnabas. At doon sa verse 15 ng chapter 14, sabi ni Paul, "Men, why are you doing these things?" Sabi niya, "We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them." Kaya pagkatapos sa pagkasabi ni Paul doon, nadismayo yung mga tao doon sa lugar na yon, kapwa mga Gentiles at saka mga Hudyo. At ang nangyari, yung Paul na kanilang nagustuhan yung ginawa, dahil tinanggihan yung kanilang pagsamba, kinaladkad nila at pinagbabato. At ang sabi pa nga nung Bible, si Paul ay halos patay na sa kanilang paningin. Sa verse 19, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. So ganun po yung pangyayari. Matindi yung pinagdaanan ni Paul after po nung panahon na yon na ginamit siya ng Diyos para po magpagaling ng isang mama na yon. At sa kanila pong pabalik, yung ating binasa, sa verse 22, sila po ay, si Paul,
sa pag-aakala nila na siya ay patay na, iniwanan nila. Ngunit si Paul hindi pala patay. No, sabi doon sa verse 20, when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day, he went on with Barnabas to Derbe. So ibang lugar naman, same province, sa Galatia. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium. Tapos yun na po yung verse na ating binasa. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith and saying that through many tribulations, kasi si Paul, yung kanyang pinagdaanan, tribulation talaga yon, na halos ikaw ay mamatay na sa pamagitan ng pagbabato, no? Sa pagbato sa kanya. Through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Sabi dun sa ating theme, our distinctive and holistic way of executing the royal mission, that's the kingdom of God approach. And our mission po ay to proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. Buuin ko na lang, in the power of the Holy Spirit, and to persuade people to become disciples and responsible citizens of the kingdom of God through the local BCFI Church. Now, the reason kung bakit ESV po yung aking pinili na version sa ating pagbabasa po ay dahil po sa mga action words na ito. Yung sa verse 22 ha, yung mga action words doon, strengthening, encouraging, yon. At itong mga action words po na ito na nagtatapos sa ing, bakit sila ganon? Ibig sabihin po, ito yung mga tinatawag sa English, sa English language, yan po ay tinatawag na present participle. Verb plus ing. Verb plus ing. Ibig sabihin, yung action na yon ay ongoing, nagpapatuloy. No? Encouraging, strengthening. No? And ngayon pong nasa buwan po na ito tayo ng July, no? Ating titingnan yung Kingdom of God approach. At gusto ko po kayong dalhin doon sa ating framework of the BCFI or BCF Kingdom of God Distinctive. Meron tayong mga P's doon. Diba? Naalala niyo pa ba yung mga P's natin? Number one, P.I. Principle. Ang second, P.I. Process. Ang third, P.I. Product. Doon tayo sa process. No? At itong process na ito involves, makikita mo, sa ating process, yung ating mission statement na ating nirecite kanina. At nandun nakapaloob yung 7 E's. At itong mga E's na ito, they are all action words ending with ing, kagaya ng ating binasang verse kanina. Ano-ano yung 7 E's? Evangelizing, encouraging, enabling, energizing, executing, establishing, at saka evaluating. Kung inyo pong napanood yung installation ceremony na pinangunahan po ni Pastor Lino, no, nung sinushoot namin yung video at he was giving yung word of God doon sa amin. At kanyang pinaliwanag na itong mga job descriptions na ito, ito yung responsibilities, ito yung dapat na commitment na gagawin ng mga pastor, Pastor B and I, na dapat ito ang aming commitment, ito yung aming guide, ito ang aming gagawin. Ngunit, sabi ni Pastor Lino, tinuro sa amin doon na hindi lamang ito lahat trabaho ng pastor kasi even ang kapatiran, no, yung mga 5Ks natin dito sa BCFI NBP, we all have mga commitments sa ating Panginoon kasama ng pastor. At yung mga pastors natin, sila yung ating mga leader. Sila yung magli-lead. At tayo ay bahagi doon sa mga gawain po na yon. At kasama na po yung mga E's na ito. Ulitin ko po ha, evangelizing, encouraging, enabling, energizing, executing, establishing, at evaluating. Even po dun sa verse na ating binasa kanina, ha? Sa verse 21 ng chapter 14, sabi doon, Paul and Barnabas preached the good news in Derbe and won many disciples. Pagkatapos po nung incident na yon na si Paul ay kinaladkad palabas nung lugar na kung tawagin ay Lystra, pagkatapos po ng pangyayari na yon, nahalos ikamatay niya. Akala ng mga taong gumawa nun sa kanya, siya ay patay na. Ngunit siya ay bumangon, bumalik doon sa syudad, at ipinahayag ang salita ng Diyos. At anong nangyari? Sabi ng Bible, won many disciples. Pagkatapos po nung pangyayari na yon, si Paul continued evangelizing. Ako po ay been part of itong BCFI NBP sa loob po ng 97. Mula 97 hanggang ngayon po, 2019. 22 years na po ako nandito.
At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil itong mga E's po na ito, itong mga E's na ito, na ating binasa kanina, itong 7 E's na ito, itong mga present participle na ito, na mga verb plus ing, evangelizing, encouraging, enabling, energizing, executing, establishing, and evaluating. Lahat po ito ay aming aking nang naranasan. No? Doon sa una pa lang, evangelizing, salamat sa Panginoon dahil po ginamit ni ginamit ng Panginoon si Pastor Manny Rojas noon, na noon sa amin siya ay Kuya Onyo pa lang. Pastor Manny, kung ikay nanonood sa iyong katsagaan sa amin at nagpagamit ka sa Panginoon, nandito na kami ngayon. Ako, dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon, evangelizing. At yung evangelizing, hindi po natatapos doon. Kung kanina doon sa ating worship, merong I will follow you. Dapat ako kumanta noon eh. Kasi ang kanta noon, I will follow through. Oh. Kasi hindi nagtatapos sa evangelizing lang. Salamat sa Panginoon dahil po after po naming narinig ang mabuting balita ng kaligtasan, meron pong nag-follow through sa amin. Hindi kami pinabayaan. No? At tayong lahat na nandito ngayon, salamat sa Diyos dahil merong follow through. Kahit na ba tayo ay hindi nagkikita, kahit ilang piraso lang kami ngayon nandito at nandyan po kayo sa inyong mga bahay, merong follow through. No, merong follow through. At yun po yung evangelizing. We are being encouraged, we are being enabled, energized, at ito po yung Kingdom of God approach ang ating in-execute ngayon and being established at continually being evaluated po yung ating mga ginagawa po dito. At kanina nga po sabi ko, bahagi po tayong lahat dito sa mission po na ito. Kaya po, itong mga 7 E's po na ito, hindi lamang po trabaho ng mga pastor at ng mga leaders, kundi trabaho po ng bawat 5K na nandito ngayon at nandyan ngayon sa inyong mga bahay na bahagi po ng 40th Thanksgiving celebration po na ito. Ikaw ay bahagi po sa gawain na ito to evangelize or evangelizing, kasi present participle. At this moment, we are evangelizing. No, at this moment, we are encouraging, we are being encouraged. At this moment, we are being enabling, we are being energized, we are executing itong royal mission, being established at evaluating. Ito pong lahat ng mga E's na ito na bahagi sa ating process. Tayo pong lahat ng mga ka-5Ks nandito ay bahagi po ng lahat po na ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang faithfulness po sa amin na rin ni Pastor B, at ginagamit po ng Panginoon bilang mga lingkod niya. Tayo po ay pare-parehas na kanyang mga servants. At ito po ang ating commitment sa ating Panginoon na ito ay ating gagawin, hindi para sa ngalan ng grupo, kundi sa ikabubuni po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Sinasamba ka namin, aming Diyos, at tinataas sa oras na ito. At aming pong ibinabalik sa iyo ang kaluguran at kadakilaan sa pagdiriwang na ito, sapagkat ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap nito. Amin pong hiling na patuloy mo kami, Panginoon, patnubayan. Patuloy mo kami, Panginoon, na gamitin. At patuloy, Lord, ang iyo pong direction po sa amin po sa pamagitan ng iyo pong mga itinalagang mga lingkod. Ang iyo pong banal na spirito ang siyang mag-enable, mag-empower po sa amin upang ma-execute, aming execute, Panginoon, itong royal mission na iyo pong pinagkatiwala sa amin. Salamat po sa iyong salita. Sambahin ka. Kami maglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.